Hi guys, kumusta kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome to my YouTube channel. My name is JL Avilino Next Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share sa aking mga upload video. Panibagong araw, panibagong upload video na naman tayo. Bago ako magsimula, magpapasalamat lang ako sa mga taong nagtangkilik sa aking mga upload video, ang nagsishare, nagbibiyo at nagko-comment sa aking mga upload video. Kumusta mga kaibigan? Kumusta ang hanap buhay natin? Sa pang-araw-araw, regular na ba kayong nagiging malapit sa Diyos? Maaari sa gitna ng inyong abalang oras ng pagtatrabaho, wala na kayong oras para magsamba o baka nakalimutan nyo ng magdasal. Pero alam nyo ba, maaari pa rin kayong maging malapit sa Diyos kahit gaano pa kayo kaabala sa inyong trabaho o sa inyong ginagawa. Kahit hindi kayo tumapak sa simbahan, kahit maglaan lamang kayo ng kaunting oras araw-araw para magdasal at magbigay ang lahat ng inyong mga alalahanin, ibigay nyo sa Panginoon ang inyong lahat ng mga alalahanin. Huminto ng 5 minuto kada araw. Araw-araw na pagpapasalamat sa Kanya, na nagpapahayag ng papasalamat para sa lahat ng biyayang ibinigay niya sa inyo. Laging tatandaan na kahit saan man kayo paruroon, matulog man kayo, magising man kayo, lagi niyong kasama ang Panginoon. Nag-aalok ng lakas at patnubay. Magsilapit kayo sa Diyos at Siya'y lalapit sa inyo. Santiago 4:8. Sabi ng Diyos, umaasa ako na nagagawa ninyo, mga kapatid, na tunay na manalangin sa bawat araw. Hindi ito tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan, kundi tungkol sa pagtatamo ng tiyak na resulta. Handa ka bang isakripisyo ang kaunting tulog at kasiyahan upang bumangon ng maaga para sa panalangin mo sa umaga at masiyahan sa mga salita ng Diyos? Kung magdarasal ka na may dalisay ng puso at kumakain at umiinom ng mga salita ng Diyos nang gaya nito, lalo kang magiging katanggap-tanggap sa Kanya kung ginagawa mo ito tuwing umaga. Kung araw-araw mong isinisigaw na ibigay ang puso mo sa Diyos, makapagnaig at makapag-usap sa Kanya, siguradong madaragdagan ang inyong kaalaman tungkol sa Diyos at mas mauunawaan mo ang kalooban ng Panginoon. Panginoon, kung dumating man po yung araw na mapagod ako sa isang bagay na matagal ko pang hinihingi sa iyo, ipaalala mo po sana sa akin na minsan kong inaluhod sa panalangin ang mga bagay na mayroon ako ngayon. Panginoon, palakasin mo po ang loob ko. Hindi ko masasabi sa mga mahal ko na ako'y napapagod na. Pero magpapatuloy pa rin dahil alam ko kasama kita sa laban na to. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos mismo ang buhay at ang katotohanan, at sabay na umiira lang ang Kanyang buhay at katotohanan. Ang mga walang kakayahang magkamit ng katotohanan ay hindi kailanman magkakamit ang buhay. Kung wala ang patnubay, pag-alalay at pagtustos ng katotohanan, ang tanging makakamit mo lamang ay mga titik, mga doktrina at higit sa lahat, kamatayan. Ang sabi ng Panginoon, kapag nililingon ng isang tao ang daan ng kanyang tinatahak, kapag ginugunita niya ang bawat yugto ng kanyang paglalakbay, makikita ninyo na sa bawat hakbang, nakakapagod man o magaan ang kanyang paglalakbay. Ang Diyos ay gumagabay sa landas ng isang tao at pinaplano ito. Ang maingat na mga pagsasaayos ng Diyos nang hindi niya nalalaman tungo sa ngayon. Ang matanggap ang kataas-taasang kapangyarihan ng lumikha at matanggap ang kanyang pagliligtas anong dakilang kayamanang iyon. Anuman ang mga problema
nauunos na iyong nararanasan hanggat nanatili kang umaasa sa Diyos. Ang mga magagandang bagay ay palaging darating sa iyo nang hindi mo inaasahan. Sabi ng Diyos, aking mga anak, dinggin ang aking mga salita, makinig ng tahimik sa aking tinig, at bibigyan kita ng mga paghahayag, manahimik sa loob ko, sapagkat ako ang inyong Diyos, tanging manunubos. Wala tayong ipag-alala kapag nananalig lang tayo sa Panginoon, sa Kanyang kakayahan para sa atin. Dahil Siya ang lumikha, Siya ang nagbigay ng buhay natin. Dapat Siya palagi ang number one sa puso natin. Huwag mag-alangan na lumapit sa Kanya at sabihin ang lahat ng problema mo, dahil nakahanda Siyang makinig sa iyo kahit anumang oras. Kung ikaw man ay nalulungkot sa iyong buhay na tinatahak o sa iyong buhay na mayroon ka ngayon, huwag na huwag kang bibitaw. Umasa ka na palaging may tulong na darating. Dahil sa bawat na hinaharap nating pagsubok sa buhay ay mayroong mga kapalit. Huwag na huwag mong hahayaan na lunurin ka ng kalungkutan, na lunurin ka ng iyong problema. Manalangin ka ng mahigpit na may pag-asa at buong tiwala sa iyong kakayahan at sa Panginoon. Dahil Siya, hindi Kanya matitiis kahit kailanman. Sa bawat pagkakasala natin, Siya ay handa na magpatawad. Paulit-ulit ka man magkakamali, paulit-ulit rin Siyang tatanggapin ka. Hahawakan ang dalawa mong kamay at tanggapin ka ng paulit-ulit hanggang sa ikaw ay gumising sa katotohanan na ang buhay ay napakahalaga. Ang sabi nga ng Panginoon, anak, kahit ano pa ang problema mo at mga bagay na nagpapalungkot sa'yo, mananatili ka lang magpakatatag dahil lahat ng yan ay lilipas din at malalagpasan mo. Basta't manalig at magtiwala ka lang sa Diyos. Habang nangyayari ang mga sakuna araw-araw, natatakot ka ba sa kamatayan? Nais mo ba ng magandang kapalaran? Sabi ng Diyos, Diyos lamang ang nakakaalam sa kapalaran ng isang bayan o bansa, at Diyos lamang ang mamamahala sa landas ng sangkatauhang ito. Kung ang isang katauhan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, kung ang isang bayan ay nais na magkaroon ng isang magandang kapalaran, ang tao ay dapat na yumuko sa Diyos sa pagsamba, magsisi at mangumpisal sa harap ng Diyos. At kung hindi, ang magiging kapalaran at hantungan ng tao ay isang hindi maiiwasang sakuna. Hindi pa huli ang lahat para na hindi magsisi sa ating mga kasalanan. Hindi pa huli ang lahat para baguhin natin ang ating landas na makasalanan. Hindi pa rin huli ang lahat na hindi tayo lumapit sa Panginoon para ialay ang ating sarili sa Kanya. Basta, huwag kang bumitaw kung ikaw man ay may problema. Ialay mo sa Panginoon, sabihin mo ang totoo sa Kanya, dahil Siya ay makikinig sa lahat ng sasabihin mo at bibigyan Kanya ng solusyon. Hindi man biglaan, pero dahan-dahan Niya ito ipagkaloob sa iyo. Dahil ang Panginoon, kahit kailanman ay hindi tayo iiwan. Kung ang iyong pamumuhay ay pinagpapala at nais mong mapatnubayan ka ng Diyos, gawin mo ang dalawang bagay na ito. Una, manalangin bago magtrabaho, bago matulog, bago umalis ng bahay. Kawikaan 3:6, kilalanin mo Siya sa lahat ng iyong mga lakad at Kanyang ituturo ang iyong mga landas. Pangalawa, matakot sa Diyos. Kawikaan 14:2, Siyang lumalakad sa Kanyang katuwiran ay natatakot sa Panginoon, ngunit Siyang suwail sa Kanyang mga lakad ay humahamak sa Kanya. Kung tinutulungan ka ng Panginoon sa iyong buhay, lagi kang magpasalamat sa Kanya. Ibulong mo sa iyong sarili, Diyos ko,
Maraming salamat sa biyayang ipinagkaloob mo. Maraming salamat sa tulong na ipinagkaloob mo na hindi mo ako iniwan sa kalungkutan, sa kaginhawaan, kahit kailanman. Ang buhay ay laging puno ng mga tagumpay at kabiguan. Maaring dumadaan ka sa mahirap na yugto o nakadarama ng labis na pagod. Tandaan lamang na ipikit ang iyong mga mata at tahimik na magdasal. Sabi ng Diyos, nangingibabaw ang makapangyarihang Diyos sa lahat ng bagay. At pangyayari hanggat taos puso natin siyang sinasamba sa lahat ng oras at nakikipagniig tayo at nagbabahagi sa Kanya. Ipapakita niya sa atin ang lahat ng bagay na ating hinahanap at tiyak na mabubunyag sa atin ang Kanyang kalooban. Sa gayon ay magagalak at magpapayapa ang ating puso, matatag at may perpektong kalinawan. Panginoon, sa pagtatapos ng araw na ito, lumalapit ako sa iyo nang may pusong nagpapasalamat. Salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa akin ngayon habang kami ay nagpapahinga ngayong gabi. Mangyaring patuloy ng gabayan at protektahan ako at ang aking pamilya, kaibigan, ang nanonood sa mga vlog ko. Ibinibigay namin ang lahat ng aming mga alalahanin sa iyo at nagtitiwala sa iyong pangangalaga. Naway bigyan mo kami ng mapayapang pagtulog at pananatilihin kaming ligtas sa buong gabi. Sa pangalan ni Jesus. Salamat po sa iyong maingat na pagpapangalaga sa amin ngayong araw. O Panginoon, batid ko na may mga pagkakataong makakaranas kami ng mga unos. Kaya't ipinagdarasal ko na lagi mo kaming samahan. Bigyan kami ng tapang at lakas upang malampasan ang lahat ng mga hadlang. Naway tulungan mo kami mapatatag ang aming mga sarili sa pamamagitan ng iyong mga salita upang ang aming mga pananampalataya sa iyo ay mananatiling hindi natitinag. Mapagmahal naming Amang Diyos, salamat po dahil sama-sama kaming nagtitipon ngayong gabi. At kung mayroon man pagkakaunawaan sa amin, harinaway hipuin mo ang puso sa bawat isa sa amin at magkaunawaan kami at bumalik ang dating loob na pagmamahalan sa bawat isa. Kung napapansin nyo, kapag nagdarasal tayo sa Panginoon na may buo ang tiwala, pag-asa at walang pag-alinlangan, di ba ang pakiramdam natin magaan at masaya? At habang tayo ay lumalakad palabas ng bahay natin, di ba buo ang tiwala natin kahit mag-isa lang tayo? Huwag na huwag niyong kalimutan ang magpasalamat, magdasal at magtiwala sa Kanyang kakayahan. Dahil ang buhay natin ay nakasandal lang sa Panginoon. Basta magtiwala lang tayo. May pananalig at patnubay sa Panginoong Hesus.